sasangag ng glutinous rice flour. Ito na po yung ating glutinous rice flour na sinasangag. Medyo nag-iiba na po yung ating kulay. So yung ating espasol po ngayon, yung gagawin po natin espasol ngayon is lalagyan po natin ng peanut, yung mani. Iba po yung sa una kong ginawa dati. Yan po dito sa ating kawali, maglalagay po tayo, meron na po tayo yung muscovado sugar. Naglagay po ako dito. Ito po yung available dito sa aming location ngayon. So maglalagay po ako dito ng 2 cups ng coconut milk. So ito na po yung ating 2 cups coconut milk. Yan. Maglalagay din po tayo ng 1.5 cup na evaporated milk. Lagyan na po natin yung ating evaporated milk. Yan. Wala pa po, hindi pa po natin sinalang sa apoy. At maglalagay din po tayo ng vanilla. Vanilla flavoring. So, ayan. Tansyahan na lang po. Ayan, pampabango. Then, maglalagay din po tayo ng konting asin. Half teaspoon lang po. Ayan. So, atin na pong haluin para matuna po yung ating muscovado sugar. Then, pakukulaan na po natin siya. So, habang nakababad po yung ating muscovado sugar, yung ating cubes na muscovado sugar, maglalagay din po kasi tayo ng peanut sa ating espasol. So, ito po siya. So, ang gagawin po natin dito is dudurugin lang po natin siya. Habang inaantay po natin itong matunaw. Thank you.
natin sa espatol. Atin na pong isa lang sa ating apoy. Ay, bigat. Dito po sa ating sinangag na glutinous rice flour, magseparate po tayo ng half cup. Hindi po natin siya i-dissolve lahat sa ating gens kasi po ito po yung magsisilbing ibubudbud po natin siya sa ating nalutong espasol mamaya para hindi po siya magdikit-dikit. So maglalagay lang po ako sa ating measuring cup. Set aside po natin yung ating half cup. Ating kalahating cup. Set aside po natin ito. Balikan natin yung ating sinalang na liquid ingredients. At ito na po yung ating mga cubes na muscovado sugar. So, malapit na rin po siyang matunaw. Ayan. Tunaw na rin po yung ating mga cubes na sugar. Ayan. Pwede na po natin ilagay yung ating glutinous rice flour. Hinaan ko na po yung ating apoy para tama lang po yung kanyang kulo. Budbud na rin po natin yung ating mani. At halong-halo. Po tayo ng espasol, dapat po yung ating kawali is matibay kasi po malagkit. Espasol, ang hirap pong gawin pero masarap. Ayan. Malapit na po siyang maluto.
na siya. Lagyan na natin sa ating tray. And espasol with peanut. Tray na nilagyan ng glutinous rice flour na sinangag. Ayan. So, ilagay na po natin. Saka natin siya i-flat. Oil, cooking oil lang naman po. Wala na po yung ginawa kong coconut oil. So, habang mainit na siya, pag-flat na po natin. Yun. Yeah. Sunog yung palad natin. Init. Sunog kaya natin yung ating Bakit tayo na ating spatula. Mainit eh. Hindi kaya ng ating kamay. Maglagay na rin po tayo ng ating extra na glutinous rice flour. Para hindi po siya magdikit-dikit at madaling slice. Tinanggal natin na kalahating yung cup sa ating nagawang espasyon.
basol with peanut. So, slicein na po natin yung ating espasol. Litan lang po natin para ano, isang subuan lang. Thank you.